Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mursid A. Singul from Group 7 Report. So, our topic for today is all about the humanities crisis. So, the humanities crisis, ayun sa kay Aaron Hanna, the humanities crisis, in short, the humanities are thrown into crisis when they are detached from their original meaning and purpose as liberal arts, and when the research model eclipses the ethical, political, vocational, and spiritual dimensions of education. So, ayun daw kay Aaron Hanna, sa madaling salita, the humanities ay nahuhulog daw sa crisis or napupunta sa crisis kapag sila ay nahihiwalay sa kanilang original na meaning at purposes, layunin bilang liberal arts, at kapag model research nila ay lumalampas na sa ethical, pampolitika, vocational, at spiritual dimensions of education. So yun yung ayun sa kay Aaron Hanna. So from the word crisis, so alam naman natin kung ano ba yung crisis. So from the word crisis, ang crisis ay ito na yung matinding emotional na nararamdaman ng mga tao na kung saan ay pinapakita dito ang kawalan ng kakayahan at kawalan ng trabaho. Kapag ikaw ay may negosyo ay hindi nabebenta dahil sa mga problema o dahil sa kawalan ng pera at maraming pagsubok na dumarating sa iyo na mahirap lutasin. Also, the economics and especially the financial problem. So, for examples nito ay nung pagdating ng pandemya sa ating bansa, ay nagdulot ito ng kawalan ng trabaho ng mga tao at pagkasira ng mga negosyo na dulot ng COVID-19. Maraming mga tao na wala ng trabaho dahil sa COVID-19. At yung time na yun ay crisis masyado. So another examples nito ay yung digmaan sa Russia at Ukraine, na kung saan is nang dahil dun sa digmaan ng Russia at Ukraine ay naapektuhan ang ating mga products, na kung saan tumaas ang mga bilihin, especially ang gasolina. So yan yung examples ng the humanities crisis. So dito lang nagtatapos. Shukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.